sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Makapangyarihang Diyos at aming Amang nasa langit, dakilang Yahweh El Shaddai, muli sa gabi ito kami po ay nagkakatipon at nagkakaisa na pinupuri ka, sinasamba at dinadakila sa aming kalagitnaan. Amen. At patuloy ka namin Panginoon na itataas sa aming buhay. Amen. At patuloy namin ipagpapasalamat o Diyos ang iyong kabutihan sa aming pamumuhay. Amen. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na walang sawa mong ibinubuhos sa amin. Amen. Salamat po sa pag-unawa sa amin. Salamat sa pag-iingat sa amin. Amen. At hindi salamat sa pag-unawa po sa amin. Loobin mo nawa Panginoon ang kabutihan mo ito ay masuklian namin sa aming pamumuhay. Amen. Higit sa lahat Panginoon, dalangin po namin na naway patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Amen, Lord. At gawin mo kami karapat-dapat na tawagin bilang mga lingkod mo. Amen. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang kabuuan ng iyong gawain na ito. Amen. Pagpalain mo po nawa ang bawat isang nakarating sa lugar na ito. Amen, Lord. Pagpalain mo, O Diyos, sigit sa lahat ng iyong mabuting balita na sa gabi ito ay aming pakikinggan at aming pagninilangan. At ganyan din, O Diyos, pagpalain mo po ang mga taong inaabot ng iyong tinig over the internet. Amen, Lord. Sa muntang panalangin namin, Panginoon, na sa gabi pong ito, lahat nawa ng aming mithiin, lahat nawa ng aming pangangailangan, lahat nawa ng bagay na nais namin itaas sa iyo, iyo po itong abutin at pagpalain. Amen, Lord. Patuloy kami mananalig at mananampalataya na wala kang lingkod na pababayaan. Amen, Lord. Kaya naman patuloy kami magtitiwala sa iyo, O Diyos, nasa iyo ang buhay namin, nasa iyo ang kalakasan namin, ikaw ang pag-asa namin. Amen. Ikaw ang liwanag ng aming pong mga buhay. At naniniwala kami, Panginoon, na habang kasama ka namin, patuloy kami na magiging mananagumpay. Amen. Muli, ito po ang aming kakaisang samad panalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus at sa tulong ng mabisang pananalangin ng aming mahal na Inang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ating pupurihin ang Panginoon. Hallelujah, Hallelujah.
evening, my dear brothers and sisters. Blessed evening, sobrat. At ating pinilabas ang ating mga dalang Biblia at ating pungtunghayan ang mga salita ng Diyos na sa gabing ito ay pagninilayan po natin. Ating pungbuksan sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 9, mula po sa verse 23 hanggang sa verse 27. Ito po ang sinasabi sa wikang Banyaga. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sa ating pong sariling wika, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtanin ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. At ipapainom na papuri at salamat sa Panginoon. Magpalang gabi mo muli sa ating lahat, mga kapatid. Magpalang gabi mo, Lord. Kamusta na ang mga anak ni El Shaddai? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginawa at matagumpay. Magpakanuli natin ang Diyos sa buhay. Tayo magsumpo, hanggang kong katabi mo at sabi mo sa kanya, naniniwala ako. Naniniwala ako. Na mananagumpay tayo. Na mananagumpay tayo. At sa buhay mo. At sa buhay mo. Nakasama si Kristo. Nakasama si Kristo. Lahat. Lahat. Na pagtatagumpayan mo. Na pagtatagumpayan mo. Amen po ba? Amen. Sige po, maaari na kayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Ay maraming salamat sa Panginoon sa biyaya ng gabi po na ito. No? Tayo'y muling nagkatipon. So, my dear brothers and sisters, bago tayo magsimula, nais ko po muna batiin yung ating mga kapatid na nakikinig sa atin over the internet. And so, mapagpalang gabi po sa inyo. Wala po dito sa Macro Chapter. At patuloy kayong i-bless ni Lord sa lahat ng inyo pong mga ginagawa. At patuloy nakatagpuin sa lahat ng inyo pong pangangailangan. So, gayon din, katulad ng mga kapatiran po dito sa Macau na patuloy na bin-bless ni Lord, ay dalangin po namin na i-bless din kayo ng ating pong Panginoon. Ayan, so my dear brothers and sisters, bilang pagsisimula po, no, gusto ko po kayong tanungin. What is your idea about life? Ano po ba ang pagpapakahulugan natin tungkol sa buhay? So may mga tao na kapag tinatanong mo sila ng ganong tanong, ang sagot nila, para sa kanila, life is like a race, isang karera. Ano po? May iba naman, life is not a race but a journey. Ano po na, ito yung isang mahabang paglalakbay dito sa daydream. May iba naman nagsasabi na life is like a rosary. Full of mystery. Full of mystery, oh, buhay po natin. Marami tayong bagay na hindi maipaliwanag sa daigdig na ito. Tama po ba? Amen. May mga nagsasabi naman na life is what you make it. Kung anong ginagawa mo sa buhay mo, magiging yun ang buhay mo. Yeah. Life is what you make it. Kung ginagawa mo masaya ang buhay mo, magiging masaya ang buhay mo. Kung ginagawa mo miserable ang buhay mo, magiging miserable ang buhay mo. But sabi nga mga kapatid, ano, in this life, we should win.
Dapat tayo manalo sa buhay. Hindi tayo ang dapat tatalunin ang buhay, kundi tayo dapat ang mananalo sa buhay nito. Dahil bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kahit bilang isang tao na po, maraming pagsubok ang dadaan sa buhay natin, maraming kapighatian, maraming sakit, ano po, maraming disappointments, maraming frustrations. And yung mga bagay po na yun ang nagiging dahilan minsan kung bakit tayo nagagabi, kung bakit tayo nanghihina. But we should always win sa buhay po nito. Amen po ba? Amen. Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Nakasama mo ang Diyos. Nakasama mo ang Diyos. Ano kaya ang sagot mo? Amen. Yung sagot ng amen, parang walang pananampalataya po yun. Amen. Parang kulang pa rin. Amen! Huwag mo po kayo magalit. Araw-araw, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Maniwala man tayo sa hindi, maramdaman man natin siya o hindi, kasama natin ang Diyos. Maramdaman man natin na tinutugon niya o hindi ang ating panalangin, kasama pa rin natin ang ating Panginoon.